Magandang gabi po ulit sa inyong lahat, mga madam, mga sir. So, our ulam for today is adobong pata ng baboy. So, let's go. Let's cook. So, ayan, naglagay na ako ng tubig. Tansya-tansya lang. Ang gagawin natin, lalagayin muna natin yung ating pata. So, first, papakuluan muna natin yan. Lagyan natin ng seasonings. So, para habang kumukulo siya, nasa tubig na yung ating lasa. So, meron tayong whole pepper. So, buong paminta. Paminta. So, tansya-tansya na lang. Ayan. Buong paminta. Tansya-tansya na lang po, mga moms and daddies. Ayan. Lagayin natin dyan. Kunti pa. And then, maglalagay din tayo ng salt. 1 tablespoon is enough. Kasi unti na naman din siya. Papakuluan muna natin siya, then bago natin ito ilalagay. So, bago natin ilalagay ang ating pata. Ayan, pata ng baboy. Hinati-hati ko na siya kasi malalaki yung iba. So, hinati ko na siya para mas madami. Mas madami, mas masaya. Ayan. May nahalo pa siyang pork chop. Ayan, nabili ko lang siya sa SM kasi naka-price na talaga siya. So, parang mas afford ko kaysa yung bibila ko sa palengke. Ayan. Yan ang ating pata. Pata. Nasa isip ko, tapa. Ayan, hinati-hati ko na siya. And then, pag kumulo na, ilalagay natin ang ating pata. So, since kumulo na siya, kasi nasa medium heat ako, ilalagay lang natin ang pata. Pero kayo guys, kung lalagyan nyo ng laurel, mas maigi kasi para mas mabango. Kasi for now, wala po kaming laurel. So, hindi po ako nakabili kasi hindi ko alam na wala na palang laurel. So, lagay na natin. Purpose nito kung bakit kailangan ilaga para alisin natin yung namumuo-muo sa baboy. Yung color white. Naalis ko iyon na. Huwag po natin kakainin yun. So, para mas malambot na din kapag once na inadobo natin yung ating mga pata. Ayan. Lagay-lagay lang natin. Nasa sa inyo kung maglalagay na kayo ng seasonings like Magic Sarap or Ginisa Mix. Pero ako later na po ako maglalagay, no? Ayan, so since nailagay na po natin ang ating pata, papakuluan po natin yan. And then, takpan muna natin. Pakaluin ng maigi. Ayan, then balikan ko po ulit kayo later. So ayan guys, update ko lang po kayo. Buksan na natin ang ating pata. Ayan. Since kumukulong na siya, bango. Kumukulong na siya. Parang gusto ko siyang nilaga. Ayan. Ito po ang aking sinasabi kanina na yung puti-puti po na yan. Ayan. Kailangan po nating alisin yan, no? So, bali, hindi po yan nakakaganda sa ating kalusugan. Ayan. Alisin lang natin yan. Ayan. Update ko kaya pagka naalis ko na yung iba. Ayan, unti na lang. So, binaliktad ko na rin siya para parehong mawala talaga yung mga both side. Mawala yung ating puti-puti sa karne or yung parang something ano. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta alam nyo na yun guys. Yung mga nagluluto dyan na mga mommies, daddies, titas and titas. Alam nyo po ang aking sinasabi. Ang hirap i-explain. Chore! So, ayun. Papakuluan ulit natin siya for at least 5 to 10 minutes para mas malambot pa ang ating pata. Ayan, takpan ulit natin siya. And then, medyo hinaan natin yung apoy para hindi umapaw yung sabaw. So, hindi magkanda tulo-tulo sa ating kalan. So, ayan, update ko ulit kayo guys, mga mommies and daddies, titas and titas, pagka medyo malambot na or medyo umabot na tayo sa 10 minutes. No? Okay. So, ayan guys, check ulit natin siya kung pwede na. Ayan. Tingnan ko pa pwede na siyang haunin.
Ayan, since tingin ko okay naman na siya, so hahanguin na natin siya. Dahil hindi natin siya masyadong pagkakaluto-lutuin talaga. Ayan. Medyo taktak natin. Itaktak. Itaktak mo. Kumanta na yun, no? Ayan. Pwede na to kasi lulutuin pa naman natin siya. Lutuin pa natin siya later. So, ayan. Malinis na siya. Hindi siya, wala siyang dumi-dumi. Ayan siya. Ito yung sinasabi kong dumi na kailangan po natin tanggalin. Ayan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Na kailangan natin tanggalin. So, kailangan natin hugasan. Parang hugas-hugasan ng ating karne para maalis yung sinasabi nating dumi-dumi pagka tinaga yung ating baboy. So, ayan. Be careful lang po dahil mainit po ang ating niluluto. So, huwag po masyadong magmadali. Baka mapasok-pasok tayo. Ayan. Sarap. Ayan, balikan ko kayo guys. Tapusin ko lang to and then ugasan ko yung kawali para magigisa na tayo. Magluluto na tayo ng ating adobong pata. Ayan, sasalain ko lang yung sabaw na yan. Yung tubig na pinaglagaan natin. Then, yan po ang sasabaw ko sa ating adobo para masyado pang maluto yung ating pata mamaya. So, sasalain ko lang siya and then hugasan ko yung kawali. Then, balikan ko po ulit kayo, no? Ayan, update ko kayo guys. Nahugasan ko na po ang ating kawali. So, malinis na siya. Magigisa na po tayo ng ating mga sangkap. Ayan. Again, papainitin po ulit natin yung ating kawali. And then, magigisa na po tayo. So, ayan. Since mainit na ang ating kawali, maglalagay na po tayo ng cooking oil. So, dahil naubusan na po pala kami dito ng aming sangkap, bumili na lang po kami ng mga maliliit. So, sa Friday na lang ako mag-grocery para hindi hassle. So, maglalagay na po tayo ng ating cooking oil. Tama na po yun. Unti lang. So, since mainit na ang ating kawali, magigisa na po tayo. First, sibuyas. And then, wala na po kaming red na sili. So, green na sili na lang nandun sa aming ref. Wala na talaga kaming sangkap. So, kailangan nang bumili. And then, in-next natin yung ating buong paminta. Maglalagay din po tayo. Pampabango. Pampabango, since wala po tayong laurel, maglalagay po tayo ng buong paminta. Ayan, buong paminta. Lagay din natin sa dyan para mas mabango. Ayan, since golden brown ng ating sibuyas, lalagay na po natin ang ating pata. Ayan. Bigyan natin lang. Since na may dumi-dumi pa yung ibang karne, hinugasan ko muna siya. Ang bango na. Ayan, lagay na natin siya. Siyempre, lagay natin yung ibang buong paminta. Ayan. Sayang din po yan. And then, maglalagay tayo ng ating black pepper, ground black pepper. So, durog na paminta po ito. Pero, optional lang po ito ha. Kung ayaw nyo po ng may ground black pepper, okay lang. So, ayan. Mix lang natin. Mix lang ulit natin.
siya. Update na po kayo, nawalan kami ng gas. Ayan, mix na natin ito. Mix-mix lang. At balik ka rin natin. Ang bango nyo na po. Sobrang bango nyo na. Ayan. Then, mahalo na natin siya. Lalagay po na po natin ang ating sinalang sa bawl. Yung pinakuluan kanina. So, lagay-lagay na natin. Sinala ko na po yun para yung mga dumi. Hindi na siya dumikit. Or mapalot pa. So, maglagay na tayo ng seasoning. Again, magic syrup po iyan. Lagay-lagay po tayo ng magic syrup. Kalat natin para lahat malagyan. Then, since naglagay na tayo ng asin dun sa pagpapakulo natin, maglalagay na lang po tayo ngayon ng toyo or soy sauce. So, tansya-tansya po tayo. Yan, ang damit ko po is Dato Puti, Dato Piti soy sauce. Yan. Dalawang scoop. And then, tatlong scoop. Papatuyo-tuyuin pa natin ito para yung lasa niya manuot sa ating bago. So, ayan. And then, lagay na rin po natin yung ating green na sili. Ayan, hintayin ulit natin siyang mapatuyo-tuyo pa. Okay? Ayan, since kumulo na siya ulit, haluin ulit natin siya. Para mas mahalo talaga ng halo. Nasa sa inyo po kung lalagyan niyo siya ng konting asukal para medyo malapot-lapot siya. Pero optional lang naman po yan, no? So, kung prefer nyo po na may asukal or medyo matamis-tamis, pwede nyo pong lagyan. So, yung iba naman po, mas prefer nyo lang na talagang maalat-alat lang or toyo lang po talaga. So, it's up to you naman po yun, no? So, ngayon, ang hintay na lang po natin is mapatuyo-tuyo yung ating adobong pata. So, update ko po ulit kayo mamaya-maya kapag ka medyo patuyo-tuyo na siya na po. So, ang ating pong apoy, nasa medium heat lang po para talagang lutong-luto yung ating pata. Ang gusto ko po kasi sa itsura, kapag ka luto yung, or kapag ka nagluluto po ng pata, is yung naglalagas-lagas yung laman niya sa butos para hindi na rin masyadong mahirap nguyain or kagatin. So, ayan. Update ko po ulit kayo, mga mommies and daddies, titos and titas. Mamaya po kapag ka medyo tuyo-tuyo na po or malapot-lapot na ang ating sabaw. So, ayan po. Update ko lang po kayo. Ayan. Ayan ang ating adobe. At yan mga hot. Ayan. Mas lumalambot na siya. Sarap naman. Yung hot yan mga hot. Hot. I told you hot. Ayan, tikman po muna natin kung ano lasa niya. Ayan, tikman natin. Ihipan na natin. Sarap. Ayan, update ko na po kayo. Since dahil patuyo-tuyo na po ang ating adobong pata. Ayan na ang kanyang itsura. Sarap.
So, natikman ko naman na siya kanina. Para sa akin, sakto na po ang lasa. Ayan na guys, malapot. Mmm. Ayan po ang ating adobong pata. Ayan. Saglit lang, papakita ko pa sa inyo ng malapitan. Ayan po ang ating adobong pata. So, ayan po. Ganyan pong itsura at ang gusto kong mangyari sa ating pata. Ayan. Ganito po ang gusto ko sa ating adobong pata. So, ayan. Afford po ito dahil mura lang din naman po ito. Hindi to masyadong kamahalan. Hindi yung kagaya nung presyo ng buong pure na laman. Ayan po ang kanyang itsura. Ayan. Ayan. Mas masarap sana po ito kung may siling pula pa. Pero since wala na po pala kaming sangkap dito, so mamamalengke ulit po. Ayan, ito po ang pinaka-best na part. Yung nasa gitna niyang buto na yan. Sarap po niya. Yung taba. Taba ng baon sa loob ng buto. Yan po yung pinaka-masarap sa part na yan. So, ayan guys. Since luto na ang ating adobong pata, ayan. Kakain na po tayo. Nakapagsaing na rin po ako. Comment down below po kung ano pong gusto nyong lutuin natin. Mga request nyo po. Gagawin ko po. And then, maraming salamat po sa ating mga subscriber. Sa ating mga nagla-like dyan sa ating mga video. Ayan, hinihintay ko lang po ang inyong mga request para makapagluto po tayo ulit. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Hanggang sa uulitin po sa ating video. See you on my next video. Please like, subscribe, and share our video. And of course, huwag po niyong kakalimutan ang notification bell button. So, para maging updated po kayo sa aming mga video na i-upload. So, ayan. Sarap po nito. Lalo na pagka mayroon puso ng saging. Yung sa gitna niya. Sarap nito. Tara po, kain na po tayo.